Buenos días, damas y caballeros. Welcome to another session of the Blogcaster channel. Today we were supposed to have a live blog along with Miss Arlene Stone, who is already back home at nag-dinner lang sila kanina sana 10 o'clock, but we move it to 11. Kasama sana si Attorney Toto Causing. Pero unfortunately, nagka-allergy. Grabe pala yung allergy. Nagka-allergy yung anak niya. So instead of a wonderful get-together dinner, they have to rush to the hospital. Tinawag pa ng ambulansya just to, you know, to bring the kid to the hospital. So they from my dinner naging emergency situation. So please say your prayer for the son or daughter ni Arlene. We are praying for the family and also kay Miss Arlene. Kaya faced with no prepared topic, syempre pag-usapan sana namin of course yung kaso ni Kibuloy, yung outcome or yung development sa Supreme Court at saka yung search sa kanya. So seeing her message ngayon lang pag-upo ko pagkatapos sa ready to go na tayo. Nakabis na si Bat. But okay lang yan, we understand si Arlene. Sabi ko nga priority situation yan, kahit ako drop everything ako for my children. But we are going to use this time para sabihin na rin sa inyo something that maybe bothered some of you or left you asking, wondering why and how. Yung sinabi ko kahapon sa isa sa mga live vlogs ko about yung problema ko sa VAT team. So ngayon, at least this is a perfect chance, blessing these guys, for me to tell you anong status ng VAT channel and what it means for the survivability or continuance or discontinuance of the VAT channel. So before I go to yung crisis namin sa vlogging, especially ako, I would like to tell you first that something that you already know, pero sa mga bago lang, I would just like to make it clear na I started vlogging at the height of the COVID pandemic in August 2020. At ginawa ko yun because everybody thought, all of us thought we were already dying, mamatay na tayo lahat. And doon, as a way of combating, I just retired then. I just disbanded all my businesses. So as a way of combating, syempre, loneliness, suddenly from a workaholic, wala na tayong trabaho, krinose na natin yung restaurant, yung used cars, yung food manufacturing business niya, and also public relations, political strategy, and communication campaign or political campaign businesses. Although nandyan pa yung company, para dyan kami ginagamit para magbayad ng taxes ni VAT. The company still exists pero wala ng staff kasi karamihan kinuha na ng anak ko na may sarili na niyang company ngayon. So, as I was reviewing yung mga pictures, video, at pinopost ko, sabi ko, kung mamatay ako, at least yung mga anak ko may picture. Nilagay ko sa isang file, sa isang hard drive na 3 terabytes na hard drive, nilagay ko doon. So, nanotice ko na wala video sa akin because ako ang taga-kuha. Mahirik ako kumuha. Ang dami kong, yung hard drive ko siguro, mga 10 na. 1 tera, 2 tera, 3 tera. Sinesave ko lahat
from baby pa yung mga bata, from baby pa. So, sinesave ko lahat. So, pagkatapos nakita ko yung mga main mga apps ngayon na yung patay na tao, pinapasayaw pa nila. Sabi ko, ayaw ko ganun makita ng mga apu ko. Kung wala pa naman ako apu, pero kung magkaroon ako ng apu, ayaw ko namatay ako sa COVID. This was back in 2020. Sabi ko, ayaw ko makita nila na picture ko pinapagalaw. So sabi ko, gawan lang ako ng vlog or hindi pa vlog, yung live lang sa YouTube about sa Facebook pa una. Sa Facebook pa about uso noon yung plantito, plantita. So pati yung gardener namin dito, hindi na makakapunta rito dahil sa lockdown. So ako na nag-gardening. So dati naman natin ginagawa yan. At syempre, barrio boy naman tayo from Barangay Manika at Zamboanga City. farm barangay yan. So we used to do gardening as children. So I started doing gardening and I started vlogging kasi usong-uso yung plantito, plantita. Pagkatapos enjoy na enjoy ako sa mga roses ko. In fact, if you trace back sa mga una-una kong vlogs, lalo na sa old page ko na Armandine Nocum, meron ako old page na Armandine Nocum. Kaya lang nagbago na ako sa vlogcaster nung naging active na ako sa political vlogging. Two years later, siguro naging active ako 2022 sa political. So it was about gumawa kami ng garden dito sa backyard namin. Gumawa kami ng home gardening, uso rin noon eh, during COVID eh. And then, nag-landscape ako. Andyan yung, kung nakikita nyo ako naglalakad sa labas ng bahay, yung in front sa mga bato ko na fence, bato-bato na fence. Galing Baguio pa yan, ang gumawa niyan. Makita nyo, ang daming fine trees. Ako nagtanim yan. At maraming bato. Ako rin pumili at pinalaga yung bato along with my landscaping team helping. So ako yan. Pero ngayon medyo pinabayaan na. So I started talaga to relax lang. And then papasok ko na yung election noon, so I started commenting also about political issues. And then sinuporta natin si Mayor Isko Moreno. So I started vlogging about him. Doon na, nung nag-vlog ako about politics, nag-zoom na from a few hundreds, 300 lang ata, naging thousands na yung and yung sa inyo na andito with VAT from the beginning, maalala nyo yun na doon na. And then nagsimula na ako ma-invite sa dyan sa SMNI, ma-invite sa TV Patrol, ma-invite sa GMA to speak about politics. So, pinanagutan ko na. So, come 20, nung campaign ng 2021, kahit retired na ako in political PR, and in fact, I told Mayor Isko, sige, pwede nyo kunin sino mang gusto nyo full-time PR kasi comorbid ako, I cannot handle that. Mamatay ako sa campaign, sabi ko. You may win, sabi ko, pero 6 feet under the ground ako. So what have I to celebrate? Sabi ko pa nga, Mayor, I love you, but I love my life more. So, comorbid ako eh. Kung ako humawag ng campaign, patay na siguro ako by now. So, I survive it. So, as a friend, yung family namin, as a friend, naging financier kami ng part of the financier ng campaign team ni Mayor Isko. Kumuha ako ng mga ng team ko, yung old yung mga dati kong empleyado, yung ilan, yun na they formed the first VAT team na. So, doon na we were coming out with
5 to 8 blogs a day with the help of my team. Marami mga 15 ata researchers, graphic artists, videographers, content managers, ganon. So okay, relax ako. Relax pa rin ako dahil sila ang gumagawa ng trabaho. Yun, after the election, so malaki na. Almost mga 60 to 70,000 na. Sabi ko, sayang if I stop now. So I tried to continue doing the output. Kung nakikita nyo, mga nagsi 6 to 7 vlogs tayo a day. So, and yet, I had to trim down the team. Trim down, mas maliit na team namin na ngayon. Pero, you know, ang problema dyan, yung we reduce the team, but the output remained the same. So, lahat kami overwork. Lahat kami, and I thank my team for helping me. Lalo na ako. I still do much work pa rin. I did this in the campaign, and after the campaign, ganun pa rin. I report here to you. I start mag-exercise la ako. And then I start working mga 9 to 10 in the morning. Nakikita nyo, meron tayong midday live, no? Pagkatapos, nag-rest, siesta la ako in the after lunch, nag-lunch, and then after lunch. And then tuloy-tuloy na yan. Minsan umaabot ng 7, minsan umaabot ng 8 o'clock. Isipin nyo yan, I'm still working as if hindi ako nag-retire. For love of God and country. For love of God and country. Pati negosyo ko, pinabayaan ko. And I have to tell you, and I've been telling you this, na yung Sambuanga business ko is still break-even lang. Meron pa kami expansion work. At least yung mga staff at kuryente, nababayaran na. Pero may expansion plans pa for it really to grow. Bleeding pa kami dyan. So, I have to look into that. Pero later, I'll tell you about it. So, I'm still working as if I was working as president and CEO of Dean and King's Public Relations. Ang difference lang, andito lang ako mostly sa bahay. Hindi na ako nakikipag-meeting sa EDSA Shangri-La, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Pero still, the workload was still the same. Research, kasi kahit nagpapadala ng research sa akin ng team ko, I have to be the one to check it out. What if fake news yan? What if nakuryente sila? Nakuha nila ng maling balita. So, I had to check it out and to call people to verify. So, ang pinakamasakit sa akin, yung being here on the fourth floor and then narinig ko halakhak ng mga anak ko sa ground floor. Especially after school, uwi at 5 o'clock. Yung iba, malaki yung loan namin dito, naglalaro ng tennis, naglalaro ng golf, yung putting green kami dito sa harap ng bahay, kaya makita nyo malaki yung loan. Kasi di ba yung anak ko naging part ng junior golf team, kaya meron siya talaga sarili parang putting green dito sa bahay namin. So, although neglected na rin yan ngayon. So, in short, it's like vlogging has taken over my life. In fact, masakit isipin pero no regrets kasi I did it for God and country. Yung maggagasta ka ng more than a million to bring your whole family abroad. And yet, habang kumakain sila, andun ka nagbablog. Habang nagkakwentuhan sila, nag-ice cream sila, andun ka sa France,
andun ka nagbablog. Habang nag-enjoy sila ng shawarma sa Luxembourg, andun ka nagbablog. Habang nagkukwentuhan sila sa Rome, napupunta sila sa museum, andyan ka nagbablog. So, you know, ganun. Pero no regrets because I gave everything into it. I gave for... Kasi ang daming issues sa bansa na developing. Na di ba nakikita nyo kahit sa Spain, kahit sa Morocco, kahit sa barko. Sa barko from Spain to Morocco, nagbablog tayo. So, partly to help the country and partly to keep yung output namin. Kasi sa daming issues, we wanted to be able to discuss all issues. And that is how the way to do it sa blogging. You have to engage issues as they come. In fact, believe ako well organized yung kaibigan kong si Enzo Recto, na kasi meron sila party list group. So meron talaga sila political machinery and social media machinery. So ang dami nilang output, maka 10 per day. So pero gusto namin ganun level. Pero hindi kaya. Hindi ko na kaya na to vlog mga 6 to 7 vlogs a day, mga 3 diyan recorded and 3 rin na live, and then yung vlog team rin maghahanap ng ibang kwan. So we realized that we needed to expand. We needed to get more staff to keep the high level of output, or to be able to discuss many many issues in a day by keeping the 6 to 7 blogs a day. Pero my initial negotiations, sinusubukan namin kumuha ng mga more researchers, more graphic artists, pero many of them are already working sa mga politiko, na pirate na sila ng mga politiko. Iba, meron kami kausap sa Senado sana na maging kwan sana natin reporter doon, at the same time magbigay ng video sa atin ukol doon at mga coups, mga tips, pero busy na siya sa mga politiko. Ipagka inamin pa nga na pati si Kwan na naghahanda na talaga sa 2028 yung isang speaker diyan. Kinuha na sila dahil tatakbo sa pagka-presidente. So finally yesterday, as I told you, we have decided to take a break muna, to slow down, kasi mayroong kasabihan eh, if you don't adjust, if you don't level up, you die. So what channel has to have more input, at tulad ng sinasuggestion nyo, yung sinasuggest yung iba, dapat nakaka-interview rin tayo ng mga ibang personalities, and that yan na dapat ang next level ni VAT. Pero right now financially hindi kaya ni VAT because all our resources. May mga earning pa naman kami, may building pa kami, commercial building sa Quezon City. But i-divert na yan lahat. We are building another building sa Zamboanga City to make it more financially profitable, kasi ngayon, well, it's more out of love than profit. Kaya naglagay ako sa barrio 25 kilometers away from the city, just because the city neglected and forgotten about my barrio, Manikaan. That's why walang negosyante nag-invest dyan. Left and right, Barangay Kabaluay, Barangay Bolong, Barangay Sangali, naging progressive na, except yung barangay ko. Kaya
meron pa kami commercial vacant lot dito sa Quezon City, sa Commonwealth, at saka sa dito sa Rizal. But we decided, doon tayo kung saan malugi tayo, simply to help the city. So in short, well, it's not earning. It's not losing, but it's not earning. Pero there's more need, there's more money that has to be brought into the business to make it grow. So we're building another commercial outlet dyan. Along nasa plano naman ito, nasa plano. So while that is happening sa Zamboanga City, and kasi na-realize ko na, as I have told you before, yan na lang pag-asa ko para mag-level up. Leveling up, I need resources. I need financial support. Dalawa lang magagawa ko yan. Ibenta ko yung kaluluwa ko sa mga politiko, yun lang ang way ngayon eh. Or kaya sa mga companies na gusto mag-add sa atin, o kaya, pero siyempre they can dictate on me. And ngayon, marami ng mga companies na gusto ko sana kausapin ako, o kinakausap na ako, pero sinasabi, pwede ba slow down kapag pagbanat kay blank, blank, blank? Or kaya pwede ba ibida mo blank, blank, blank? Yung pala, may kapalit pala yun eh. Pwede ba i-expose mo si blank, blank, blank? Kasi kalaban niya ni blank, blank, blank. Tatagbo sa pagka-mayor, pagka-governor. So, hindi pwede. Hindi tayo ganyan. I've been in the PR industry, pero tapos na yun. Ngayon, kuha na tayo. Giving back to the country na tayo. Giving back to the country. So, we realize that in order for VAT to level up, kasi gusto ko rin sa channel ko yung prime time, kung pag break-in, may break-in na break-in news, meron ka agad video o still picture na lumalabas on. Kahit si VAT nasa golf course o nasa negosyo or anywhere abroad, tuloy pa rin siya, tuloy-tuloy pa rin ang VAT page nagpa-function. But to do that, I have to get more staff, I have to get more computers, I have to get more help. And to get more help, I need more money. So I decided na mag-concentrate rin muna ako sa negosyo ko. More. Or half. Half the time ng vlogging, half the time, or 60% sa negosyo, 40% sa vlogging. Because if the business, lalo na pagtapos ng additional building, mas malaki na yung income namin, may mas malaki na yung spending money namin. So, may extra na ako for to level up the VAT channel. So for now, napagsunduan kami ng VAT team na yung on-call lang muna sila. Kung kailangan, andyan sila, at saka meron lang yung mga maiwan yung mga team na yung graphic artist hindi na natin kaya. Yung researchers, okay lang kasi part-time lang. Puro part-time lang sila eh. Kailangan talaga natin ng full-time eh. Yung tutok lang talaga sa VAT. Yung ibang mga vlogger, meron sila team nagmamonitor ng news, nagpo-post in the night. Meron rin nagpo-post in the morning. So, ibig sabihin, 24 hours. 24 hours meron sila. Meron sila 3 teams, ganun, 2 teams. So, kaya nakaka-interview sila, nakakakuan sila, collab, ganun. So, we cannot do that. And parang di rin nag-grow yung VAT channel eh. So we decided na, well, siguro mag-break muna if not several months or a year.
palaguin ko muna yung negosyo ko because diyan ko kukunin yung pera to invest to spend for God and country. For God and country kasi yan naman motivation natin eh. So bottom line is I have to let go some of the team at the end of the month with the promise na kung ma-okay yung negosyo ni Vat, baka after several months kukunin natin sila. Anyway, they have their own jobs naman, part-time lang sa atin. Pero although gusto talaga natin full-time talaga yung habang nagbablog ako dito, habang nag-interview ako ng mga sila Trillanes, sila Juan, sila Laila De Lima, you know, kahit si Ari Roque, ha? Kaibigan ko naman yan, Salvador Panelo, o yung lawyer ng mga Degamo, si Attorney Levy Baligod, kung anong latest kay Tevez, mga ganun. So, may inside track tayo. Yan talaga ang gusto ko gawin sa Bat Channel. But right now, we cannot do it financially. So, also, parang dahil burnout na rin ako sa vlogging because yun nga, I push myself for the almost 4 years too hard. So, tuloy pa naman. The good news is tuloy. We are not surrendering the fight. We are not giving up the fight. Tuloy pa rin tayo sa vlogging. Pero wala na po yung kaninang 7 o'clock last na yun ng bat team natin. Kasi right now, actually, pina-rest ko muna sila. Pina-vacation ko muna. And then, lunch, wala na tayo. Except kung may big issue. And then yung 7 o'clock dinner, wala na. In short, wala na yung fixed 7 o'clock in the morning, 12 o'clock at noon time, at 7 o'clock in the evening. Pero, in place of that, yun na lang mga live natin. Either we will come out at wala nang pre-recorded. Yung pwede lalabas tayo ng 6 o'clock before I exercise, or lalabas tayo ng 10 o'clock or 12 o'clock or 3 o'clock or 5 o'clock. So, pero siguro mga once or twice a day na lang. Kung may malaking issue lang talaga. Kung baga, piliin na lang natin. Kung 10 issue pumutok sa araw na ito, piliin na lang natin yung isang issue. The most important issue to discuss. And then there will be days, kasi wala na tayong bat team to cover our absence. Kung busy si bat, don't worry kung hindi niyo ako makita. There will be days, 1 day, 2 days, na wala tayong vlog. Unless may malaki talagang puputok. Pero susubukan natin. Kahit saan tayo, susubukan natin. Susubukan natin to vlog. So, yan. What I'm really driving at is I want you all to know, lahat kayo ng mga subscribers ng Bat Channel, na tuloy pa rin ang laban natin. And also, I want you all, kahit subscribers na kayo, hindi ata automatic na pag subscribers kayo, ma-alert to kayo ni YouTube kung may live ako. You have to press the notification bell. Yung parang button, yung parang bell-shaped dyan, bell-shaped na button. So you have to press it. Kasi wala na nga tayo scheduled 7 o'clock, 12 o'clock at 7 in the evening. So, ibig sabihin, wala nang fixed time si Bat. So, but YouTube will still alert you pag pre-press nyo yan. So press it right now. Press it right now. The notification bell. Parang button yan na bell. Huh? So please do that. Wala dito sa akin kasi nagla-live ako eh. So yun. Yun lang guys. Pero don't worry. I love vlogging. Yun lang. We have to accept some realities in life that we don't have control of. Siyempre, wala rin ako magawa. Retire na ako. I cannot
unlike before, I earned 7 figures monthly. Wala na, tapos na yung mga maliligayang araw. Kung noon sana, I could have easily supported my team. Meron pa naman team, pero kukunti na lang, kukunti na lang. Doon na lang sa, more sa research na lang, sa research. At part-time na lang, i-assign ko lang siya, oh, can you do this, can you do this? Hindi na, yung hindi na yung araw-araw, yung meron talaga sila, kwan, yung kwan na lang, per project basis. Kung meron tayong malalim na research na kailangan gawin, yun. Pero we are working out pa some arrangement with them until the end of the month. Pero yun lang. Simula ngayon, wala na muna tayo yung ganun. And simula ngayon, di na tayo araw-araw. But Facebook, YouTube will notify you. So yun lang guys. This is just... I've been thinking about this for the last 3 years at marami na rin ako vlogs ginawa ukol dito. Well, in the past, sinasabi ko health. Pero this is, ito na. This is it. This is the Cuentas Claras. This is the ang tawag nila, ano dyan? May bago yan ngayon. Basta this is the real situation natin. We have to go slow. We are going slow na. But tuloy ang laban, tuloy ang laban. So, tuloy ang vlogging but not in the frequency as before. And measures are being done on my part to make it financially viable. By making my businesses first financially viable. So yun lang. There are times you don't see me, don't be alarmed. Hindi pa tayo nagbenta yung kaluluwa sa mga gustong patigilan tayo. Hindi rin tayo nagkasakit. It's just that busy tayo. At we are also giving priority to our family. This afternoon, I'll resume playing golf at 3 o'clock. Normally, at 3 o'clock until 6 o'clock, nagtatrabaho ako. But at 3 o'clock, I'll go out with my daughter to play sa driving range, to play golf sa driving range. And I'm excited because noon, daddy, ganoon, sama ka. Ay, hindi, anak, mayroon pa ako vlog for tomorrow na kailangan gagawin o may meeting pa ako with the VAT team, ganun. O daddy, shopping tayo, ganun. Mayroon pa ako anak ko. O ganito, you buy what you want, ganun. Ngayon, I have also realized that they need my presence more. Lumalaki na sila eh. So, I'll try to balance family, vlogging, and business. Hindi pareho noon na parang na-take over na talaga yung vlogging. Yung asawa ko na pinapagalitan ako, kahit nasa CR ako, kahit naglalakad ako, kahit buffet kami sa isang mamahaling restaurant, doon pa rin ako kasi tinitingnan ko kung ano bang mga big news na pumutok, tinitingnan ko kung tama ba ginawa yung VAT team na mga posts, tinitingnan ko kung tama ba yung mga editing or yung mga caption or piniprepare ko sa next vlog ko. Kasi it's always the deadline or tomorrow I have to prepare 6 vlogs for tomorrow. So I have to end that. Until I'll be able to get my more staff or new staff even. Natutok lang talaga dito sa akin. So it's sinasabi namin 'yan sa business, you adapt or you perish. You level up or you perish. Gusto ko rin mas maganda ang VAT channel kaysa the way you're seeing it now. But kailangan na pause muna tayo, especially with the original team, and then We will recalibrate. So, yun lang guys. That's basically what I want to tell you. Tingnan natin yung mga reaction.
Sakura, thank you. Melcy, thank you. Mga ito, mga yung mga very long time supporter natin. Si J. Bill, salamat rin. Si Pat Tai, si 99, si Mel, si OFW Corners, si Sakura, si AAA, salamat. Si Robert N. Santos, si Placido Corbito. Thank you very much, Placido Corbito. Na isa rin na consistent BAT supporter. Si Jeffrey Espina Shaw from Lethbridge, Canada. Si Vivian Bares, si Jing Codillan, si Melcy. Sabi niya, malaki ang naitulong ng channel mo sa madlang people, Sir BAT. Tama, Mel, pero if we don't level up, limited lang ang makuha natin. Nakita niyo, well finance. Halos only yung pera ng boat ng mga chuchuan nila pro-chacha na sila Martin Romualdez at saka mga Duterte. Kakaunti na lang kami. If we don't level up, kakainin nila kami sa narrative. So we have to work on that muna. Si Emilda Talagon, thank you Emilda. Itong si Emilda, very consistent, very helpful ito sa BAT channel. Thank you very much, Emilda. I won't elaborate na lang. Si Leonor Alexander Glein, salamat, from Quezon Province. Si Ricardo O, welcome back. Si Dennis Staples. Rodolfo San Jose. Si Connie Serrano. Si Elmer Sarmiento. Sabi niya, dapat magkaisa mga truth bloggers sa pagbabago ng bayan. Hindi panatiko, regardless of political color. Mabuhay kayo. Thank you. Lahat kami kailangan mag-level up. Kasi, well, si Enzo Recto, ang ganda ng kwan niya eh. Ang ganda ng organizational team niya. Kasi, kwan nga sila, meron sila political party. Meron sila party list. Yung bunyog. So, minsan iniisip ko, gawa na lang kayo ko ng party list. Kasi kung gagawa ka ng party list, for example, ako ha, and naging kliyente ko yung mga ibang nandyan na miyembro na ng Congress as party list. Ganito ang ginagawa eh. For example, ako magtatayo ng party ko. And then, palaguin ko yan. Kung malaki na yan, ako ang first nominee. Pero parang ibebenta ko yan sa second nominee at sa third nominee. Sabi ko, sige, party ko buo na. Ang malakas na, pwede manalo. Pero kung gusto mo sumali sa party ko, mag-contribute ka ng 50 million. So, yung second nominee na negosyante na gusto rin congressman, malay mo, manalo ng 2 seats. So, magbigay siya ng 50 million. And then, yung third seat na baka makatatlo, di ba? Magbigay rin siya ng 50 million. So meron ka na 100 million sa campaign. Pwede ka na manalo. Yan lang yan. In fact, yan ginagawa ni Mike Belliarde, yung partido niya. Parati, ngayon siya. Dati yung mga anak niya na first nominee. Kahit matalo yung second or third, parati panalo yung first. Wala sila ginagasta, pero yung project sa kanila. Yung tongpat sa kanila. So, pero biro lang yun. Pero there's, pumasok rin yan sa isip natin. Ano kaya gagawa na lang tayo ng party list? Para well-funded tayo. Pero siyan sila Toto, si Enzo, believe ako dyan. I believe nahirapan rin sila to get financing, so si Enzo talaga ang nagpipinance dyan. Pero hindi pa tayo ready. Gusto ko lang mag-finance ang BAT team. Pero sa party list, parang hindi atin yan. Wala tayong ambisyon sa ganyan. I believe in the saying na contentment is the secret to a happy life. Kontento ka na at secured ka sa anong nagawa mo na sa buhay. Okay na yun. Ganito na ako. Negosyo, pa-vlogging. Mag-play golf ulit mamaya. And then, mag-travel sa Greece.
this year, next year sa Africa, ganun lang. Happy na ako. Andyan kayo, kausap ko kayo. Okay. Sabi ni OFW Corners na strong support. Hinahinay na lang, Sir Bat. Pero sana just continue vlogging about our country's issues. Yes. Limited way na lang. Kung yung malalaki lang talaga. Hindi na ngayon. Lalos lahat ng issues kinokomento natin. With per your request. Per your request. Kasi nababasa ko naman yung mga comments nyo kahit hindi ako nagre-react all the time. Pero baka mabalik tayo doon kung nakakuan ako ng war chest ng funding sa business ko. Kung nabuo na yung funding ko doon. Kung yung bagong building na ilagay namin na-occupy kaagad ng mga commercial renters. Si Mohammed Iqbal, thank you for all the support, my friend. Si Betong, sabi niya, your vlogging is never a waste of time and I understand your decision to slow down. Live your life. Thank you po, thank you. Andito pa naman tayo. Even on the way to hindi naman na may driver naman ako, on the way sa golf course, we will still vlog. Or pabalik galing sa golf course, iba mag-vlogging pa rin tayo. Minsan sa aeroplano. Na-adjust naman tayo. Si Onat Galib, thank you. Si Sakura 35, I always appreciate your time and effort for vlogging. Thank you for respecting my decision. Si Beb, thank you very much. Si OFW Corners, yeah, tama yan Sir Bad. You can say what you want to comment na walang magdidikta sa sasabihin nyo. OFW Corners, real talk pala yung gusto ko sabihin kanina na word, real talk. Real talk, galing naman ako dyan eh. I mean, hindi naman tayo plastic. I built my financial stability out of that. Yung kliyente ko, mga big companies, president, vice presidents. And I love it now na walang, kahit presidente ka, vice presidente ka, senator ka or congressman ka, hindi mo ako pwede diktahan. I like it. So I'm keeping it that way. Anyway, retired naman ako sa PR, political strategy. Tapos na tayo dyan. Graduate na tayo dyan. Mel C, thank you. Sabi niya, but always expresses himself, lalo sa kanyang mga subscribers, para malinaw. Yun. Kasi baka meron naman dyan. Chismisan tayo. Oo, pinatahimik ni ganito. Si OFW Corners, marami kang matutunan sa channel na ito compared sa ibang vloggers at channels. Yes, thank you very much, Mel C. For pointing that out. I really appreciate that. Yan rin ang problema sa akin, Mel C. Yung ibang kwan, uupo na lang. Meron pa nga isang vlogger dyan, sinasabi, ang expression niya parati ay, that is what it is. That is what it is. What is it? It is the job of the vlogger to explain. Hindi mo sasabihin, sabi ng ganito, ganito. Sabi ni Presidente, ganito. Sabi ni kwan, ganito. Oh, that is what it is. What is it? The job of a vlogger is to explain and to analyze. Hindi yung yan na lang sasabihin mo. So, ganun nga. Yung iba, upo lang, blah, blah, blah. Talking nonsense. Pero tayo, yun rin ang problema sa amin sa Bat Channel. We try to study and overstudy everything. So, ang daming trabaho. Which, yun nga, yung nag-open up kami pati yung Bat team ko na sabi nila, sir, kasi perfectionist ka. It's hard to keep up with your level of expectations with the stuff like we have now. Dapat dagdagan talaga natin, sir. Sabi ko, sige, mabalik tayo. Wala tayo nito. So, ganun muna. So, agree naman sila lahat. Because gusto rin nila ma-level up tayo. Kasi, guys, gera yan.
Gera yan next year. That's why isa pa rin yan decision, isa pa rin yan nagpa-decide sa akin na to slow down, to recharge, to make my business grow. And kung may nag-grow na yung business ko sa Zamboanga, maka-extra funds tayo for vlogging, and then gera tayo next year sa campaign. Kasi ang daming fake news. Mababaha ang bansa ng fake news. Ngayon nakikita niyo mga politiko, kulang na lang mag-tumbling-tumbling. Like si Chabit Singson, sino-sino pa dyan? Kulang na lang sumayaw at kumanta si Chabit Singson para makakuha lang pansin natin. So yan na yan. Andyan na sila lahat sa social media. That's why dapat by that time level up na yung VAT team. Mas marami na at mas maraming output, responsive. Kung may puputok na news, kahit busy si VAT, merong vlog. Gawa ng team. Hindi lang yung 7, 12, 7. So thank you, Melcy. Si Lisman, it's okay to slow down, but please don't ever stop. We will not stop. We will not stop. Yun lang. Sa mga magchichismis na naman sa atin dyan, we are not stopping. We are not getting any younger. We have to save our children's and people's future. You are our hope. We are grateful for what you're doing. Thank you, Lisman, for the kind words. Si Cass Franz, true. Spend more time with your family. Love your program. Once a day, vlogging is fine. Yan. Oo, yan na lang gagawin natin. Saan na ba? okay, saan na ba tayo? Ayan, si Keko Cakes, thank you. Thank you. And I also want to thank doon sa tuloy-tuloy na nagbibigay ng kwan. I know there will come a time na medyo malaki-laki na rin yung support sa VAT channel. I'm still hoping na masustain rin ng mga miyembro. Yan rin ang gusto natin. Meron rin feature dito sa YouTube, yung subscribers na magbabayad monthly. Pwede rin namin gawin yan. Pero yun nga, regular staff. Puro part-time lang. Kaya nothing gets done. Marami akong plano sa VAT channel na hindi natin nagagawa. So, yung mga komento, gusto ko rin chine-check mabuti lahat-lahat at kung pwede, sasagutin. Hindi rin nagagawa. So, kailangan na talaga maasikaso yan. Sana ba tayo na mabilis sa anis ko? Okay. Si Angels, thank you. Si Tisoy Diego, si Nelver, sabi ni OFW Corners na isa rin na VAT supporter. Thanks sir VAT, we learned a lot from you. Dati wala akong interest makinig sa mga news and current events ng politiko. More so sa entertainment ako. Pero you catch my attention. Kaya nanonood ako. You see, guys. Thank you for that, OFW Corners. That's one of the reason never talaga ako titigil. Never ako titigil because of your support and your encouragement. Because of your support. And meron ako mga neighbor dito. Siyempre, mga mayaman na sila. They don't need to work even 1 minute a day or to do something, pa-relax-relax na nila. Ang inasikaso nilang na nila, mga Netflix, mga kwan, binibiro ko na lang. Okay, wala akong time sa Netflix. Maniwala ba kayo? Because of vlogging, ako siguro ang isa sa kahuli-hulihang tao na kapanood ng Game of Thrones. Alam nyo, kailan ko lang pinanood niyan? This year lang. During the holidays nung Christmas.
Kasi di ba nag-break rin tayo nung Christmas, wala tayong vlog. O merong konti lang. So that's the only time. Kumbaga, pero sinasabi ko naman sa mga kaibigan ko na mga mayaman na wala nang ginagawa sa buhay, sarap ng buhay. Sinabi ko naman, kayo nanood kayo ng Netflix. Ang vlogging ko, more entertaining than action movies. Sa more comedy than Adam Sandler. Kasi pakinggan mo lang si Robin Padilla, matawa ka na eh. At saka si Bato, at saka yung ibang mga clown dyan sa Kongreso at Senado. So, yun ang sinasabi ko. And it's true. I na-enjoy naman ako. Yan naman eh. If you do what you enjoy, it's not work. Yun lang. Kailangan lang talaga tayo ng more stuff. Yun. Sabi ni Kans Pras, di naman daw kailangan marami kasi kailangan piliin lang. Tama. Sabi ni Melcy, I started to follow si Sir Bat, mga 19,000 subscribers. Ngayon, nasa 137 na at laging maraming views every upload at LS ang channel na ito. Salamat. Salamat, Mel. It's for people like you. Andito pa rin tayo. Si Selena Carpio, thank you. Evelyn Rueda. Si Liz Mann, salamat. O yun nga, sabi ni Liz Mann, maybe but we can help you by contributing monthly to your blog. It's not only on your advocacy but also our advocacy. Tama! Thank you for that kind words. Yun nga, meron nga sana dito feature na you can get a month parang kuno talaga yung parang VIP pass. Yung ibang channel meron na ganyan pero tayo wala tayong time to do that because kailangan may staff talaga to maintain that. So, we are working on that. Liz, thank you very much. We are working on that. Si Edita Ranese, thank you. Si Franz, Cas Franz, si Jim Limcauco, Jovi Domingo, si Rodolfo San Jose, si Serapin Evangelista, Janet Rosario. Sabi ni Rodolfo San Jose, mabawasan ang isa sa magaling na vlogger. Thank you. Hindi tayo mabawasan. Andito pa rin tayo. Hindi nila tayo pwede mapatahimik. Dahil tuloy pa rin tayo, mababasan lang yung frequency. Si Janet Rosario, thank you very much for all the support. Si Edilberto Dungo. Si Grace Evangelista, thank you. Si George Vargas, welcome back, George. Si Chelo Donias, si Mami Ann. Sabi nilit niya, we understand. Take care of your health and family. Usually, when I wake up in the morning, I check your blog for latest update. Mami Ann, please press yung bell button dyan, notification bell, para YouTube itself will alert you kung may live tayo. Yon, si Liz Mann, sabi niya, I promise 500 monthly for my contribution to the cause and that is what I can afford as of now. Thank you. Thank you very much, Liz Mann. Really appreciate this. Really appreciate it. Joey Aquino, thank you. From someone, June Salau, S. Maquise, Donald Celorio, Maria Mendioro, Jum Limcauco, Lisa Cabagnot, Maria Mendioro, Rosa Malion. Salamat po. Donald Celorio, Rasek de la Cruz, muchas gracias, Joey Aquino. Thank you for independent blogging. Always like your Tagalog accent. Salamat. Meron rin pala na-appreciate sa Tagalog accent ko. That's new, ha? That's new, ha? Okay. Nakakatuwa ba? Joey, nakakatuwa yung accent ko. Si Putin, thank you. Romil Orculio, Rasek de la Cruz. Selena Carpio, Ramil Orculio Vlog. Si Marlene, thank you, Marlene. Si Beb, si Lisa Cabagnot, si
Bamji, new subscriber. Welcome, welcome, Bamji. Thank you very much. Sabi ni OFW Corners, wala daw tayo na ilagay yung feature na kwan. Baka susubukan natin yung trabahuin. Baka ipakwan ko na lang yung VAT team kahit part-time sa akin para lang gagawin yun. We'll do that. We'll also work on that. Thank you very much. We'll do that. Mami Ann, thank you for the support sa VAT team. Tuloy pa tayo, Mami Ann. Tuloy pa tayo. KDM Gami, salamat. Nel Ver, it's your decision, but I will just agree with you. You have your own priorities and I respect that. Tuloy naman tayo. Basta lang 50-50 na. 50 vlogging or 40% vlogging, 30% family, 30% business. Lisa Kabagnot, salamat. Salamat. Violeta Rubica, Francisco, Jun Salau. Pabilisan natin guys, kasi parating na rin yung magla-lunch na kami with the family. Galileo Manuel. Okay, si Grace Evangelista nagtatanong kung ano daw GCash. So, ilagay na natin dito. Please take note of this, ha? Yon, ayan na. Nalagay ko na yung GCash sa ilalim. Okay. Thank you again, Mamsi. Saan na ba tayo? Okay. Violeta Republic, Rublica. Salamat. Francisco, wrong timing resignation mo to do vlogging, but probably make it once a day around 4 to 45 minutes vlogging. Sayang yung tinanin mo na legacy, yung tipong walang kinikilingan, very informative. Thank you very much, Francisco. If you notice yesterday, mga 12 minutes na lang, pumapasok tayo to bring you updates, pero 12 minutes na lang. Actually, nagpa-practice na ako yun. Hanggang ganun lang. Hindi, kung mahaba, baka kulang pa rin oras. Basta kwan lang. Parang small bites lang, parang small bites kwan lang, news bites ang tawag doon. So, ganun-ganun na lang tayo. Mga 10 minutes, 12 minutes. Kwan lang in and out lang, in and out. Parang sa US may in and out burger. Ganyan lang tayo. Jun Salau, thank you. Jum Linkako, salamat rin. Galileo Miguel, salamat. Yun. Thank you, Grace, ha. Naglagay na ako yung GCash natin sa ilalim. Si Rosana Narumi, good day, sir. But yes, your blog and some others are moving interesting than Netflix. We found it more reliable than any biased broadcaster. Thank you very much. So how can I leave blogging with words like that, ha? Diba, Rosana? Salamat. Si OFW Corners, yun. Thank you for the suggestion. Si Vivere, hola, hola, senyora. Hola. Si Kwan daw, si Edita Ranyese, always watching with her husband. Si Joby Domingo, thank you very much, Joby Domingo, for the support sa VAT team, share it. Habang papunta tayo yung sa plan natin to level up, this will go a long way talaga. Thank you. Si Beb Mil, salamat. Si Noliberto Eligan. Si Elias Gonzalez. Si Jel Robles. Yung friend ko na, na-encourage ko na mag-subscribe sa'yo, sir. But, naging interesado sa mga topic mo. Salamat, salamat. Thank you, Mel. Ganun nga, Mel, eh. Kaya tuloy tayo, Mel. Tutuloy. Yun lang. Iningi ko lang.
I will no longer be vlogging mga 6 to 7 vlogs a day. I may be vlogging 1 or 2 vlogs. Please share naman para to friends and relatives para ma-multiply pa rin yung voice natin amid the voice of kasinungalingan all around. Ha? So please do that. Please share, okay? Thanks. So kahit konti lang vlog natin, but kung sinishare nyo naman, because sharing is also a big help. Commenting is a big help kasi mapupunta yan. Liking